Hello mga ka-Car Talks! Welcome sa isa na namang episode ng ating Car Talks. Siguro nakikita mo ito sa mga kalsada natin ano? Ito rin. At ito pa. Yan ang mapag-uusapan natin ngayon. Let's roll! Sa video na ito mga ka-Car Talks, pag-uusapan natin ang 16 common road markings dito sa Pinas. Kung ikaw ay bagong driver o nag-aaral pa lang mag-drive, panoorin mo ito at tiyak na makakatulong ito para sa exam mo kapag kukuha ka na ng lisensya. At para din naman sa mga matatagal ng driver o nagda-drive, maganda rin refresher ito para sa atin, hindi ba? Kaya nga di ba, yung paalala ay gamot sa kalimot? Tara, isa na natin mga ka-Car Talks. Ang una ay ang solid white shoulder line. Ito ay usually makikita sa mga gilid ng kalsada mga ka-Car Talks. Ang purpose nito ay para sabihin sa driver na hindi pwedeng lumampas sa linya na yan kapag nagda-drive ka. Usually yung gilid ng kalsada ay sidewalk or unpaved roads, kaya mas safe kung mag-i-stay ka lang sa linya mo. Parang ano yan eh, yung out of bounds line kapag nagba-basketball. Bawal lumampas dyan. Ang pangalawa ay ang diagonal white lines mga ka-Car Talks. Kapag nakakita ka nyan, ibig sabihin hindi mo pwedeng puntahan yan unless may emergency ka. Usually nakikita yan kapag sa mga papasok ng expressways para hindi magit-git yung mga nagme-merge sa expressway. Ang pangatlo naman natin sa ating list mga ka-Car Talks ay ang broken white center line or lane divider. Kapag two-lane road lang, ito yung nagdi-divide dito. Kapag multi-lane naman, ito yung nagpo-provide ng division sa mga lanes. At dahil broken line ito mga ka-Car Talks, ibig sabihin, pwede ka mag-overtake or magpalit ng lane. Pero syempre, dapat siguraduhin mo pa rin safe ito. At hindi rin ibig sabihin na pwede ka mag-overtake ay panggigitnaan mo naman yung lane na ito mga ka-Car Talks. Bawal yun. Unless, eroplano yung dala mo, di ba? Ang pang-apat naman ay ang solid white center line. Ito usually ay kapareho ng purpose ng broken white line. Ang pinakaiba lang nila, dahil ito ay solid white line mga ka-Car Talks, hindi ka pwedeng mag-overtake unless sobrang clear ng kabilang lane. Kapag multi-lane naman, hindi ka rin pwedeng magpalit ng lane basta-basta. Number 5 sa ating list ay ang solid white double center line. Ito ay definitely, absolutely, and ultimately na bawal mag-overtake. Pero kapag need mo mag-left turn mga ka-Car Talks, pwede naman. Given na dapat clear yung oncoming traffic or pinagbigyan kanila. Number 6 naman ay ang solid yellow double center line. Kagaya rin ito ng number 5 natin, yung solid white double center line. Pero ang pinagkaiba nito ay usually makikita ito sa mga blind curbs. Kaya kapag nakakita ka nito, talagang extremely dangerous ang pag-overtake mga ka-Car Talks. Kaya wag na wag, huwag mo nang gagawin yon. Patience is a virtue. Antayin mo muna makalampas sa blind spot or kapag nawala na yung line na ito bago ka mag-overtake mga ka-Car Talks. Number 7 naman ay ang mixed center line, solid yellow with broken yellow or white line. Ibig sabihin nito mga ka-Car Talks, yung side lang na may broken line ang pwedeng mag-overtake. Minsan kasi may mga curve na blind spot sa isang side, pero dun sa kabilang side, hindi naman at safe mag-overtake. Kaya pwede naman mag-overtake basta clear ang kabilang side mga ka-Car Talks. Next sa list natin ay ang solid white lane divider. Usually, nakikita ito mga ka-Car Talks kapag malapit na sa intersection. Sa Maynila, marami nito. Ibig sabihin yan, huwag ka na magpapalit ng lane at magstay ka na lang. Kapag lumipat ka ng lane sa ganitong lane divider, nako, tiyak na magniningning ang mata ng mga enforcer sa'yo at tiyak may ticket ka. Or worst case, magkakahiwalay kayo ng lisensya mo ng ilang araw. Kung need mo magpalit ng lane, gawin mo ito asap habang broken pa yung line mga ka-Car Talks. Numero 9 sa ating listahan ay ang directional arrows mga ka-Car Talks. Usually, makikita ito kasama ng solid white lane divider
kapag malapit na sa mga intersections or junctions. Ito yung magsasabi kung saan lamang direksyon pwedeng pumunta yung lane na kinalalagyan mo. So kung nakita mong straightforward yung arrow na nasa lane mo, bawal ka lumiko sa kanan o kaliwa, mga ka-cartox. Minsan naman, may dalawang arrow na pinagsama na makikita ka sa lane mo, mga ka-cartox. Pwedeng diretso at pakaliwa or pakanan. So ibig sabihin nun, pwede ka either diretso or lumiko kung saan nakapoint yung arrow. Next in line, mga ka-cartox, ay ang broken blue lane divider. Usually, makikita ito sa ating mga major roads like EDSA, Macapagal Boulevard, at iba pa. Comment down nyo lang, mga ka-cartox, kung saan nyo pa ito nakikita. Ibig sabihin nito ay motorcycle lane. Para ito sa mga motor, mga ka-cartox. Pero marami nagdedebate kung pwede ba rito yung mga private cars. Pwede silang mag-cross dito, mga ka-cartox, at pwede rin gamitin kapag traffic. Pero kapag clear, ang priority dito ay ang mga motor, mga ka-cartox. Ika nga ay share the road, diba? Number 11 sa ating list ay ang solid yellow lane divider, mga ka-cartox. Usually, sa EDSA rin ito nakikita, mga ka-cartox. Ibig sabihin yan, ito yung bus lane. At hindi pwede yung mga private vehicles dito kahit pa super traffic. Lagot ka kay Bong Nebrija kapag nagstay ka sa lane na yan, mga ka-cartox. Minsan, sa ibang kalsada, ang ibig sabihin naman nito ay bicycle lanes. Kaya wag natin itong sakupin, mga ka-cartox. Share the road din sa ating mga bikers. Number 12 sa ating list ay ang broken yellow lane divider, mga ka-cartox. Ito naman ay karugtong ng bus lane. Kaya kapag nakita mo ito, ibig sabihin, pwede kang pumasok sa bus lane. Pero mga ka-cartox, dapat kaya ka papasok sa lane na yan ay para mag-exit ng EDSA. Yun lang, wala nang iba. Pang 13 naman sa ating listahan ay ang rumble strips. Ito yung mga horizontal line na nakaumbok ng kaunti, mga ka-cartox. Yung tipong kapag nadaanan mo, mararamdaman mo yung tagtag. Hindi lang basta trip-trip lang ano, yung paglalagay niyan, mga ka-cartox. Ibig sabihin niyan ay para magising ka or merong paparating na dangerous curve or pwede ring accident-prone area yung lugar na dinadrive mo, mga ka-cartox. Kaya napakagandang safety reminder niyan. Number 14 naman ay solid white horizontal line. Ito usually ay makikita sa mga traffic lights or stop signs. Ibig sabihin nito, mga ka-cartox, dito ka sa line na to hihinto kapag ka-stop yung traffic lights. Number 15 naman sa ating list ay ang pedestrian lane or yung tinatawag nilang zebra crossing. For sure, alam nyo na ibig sabihin nito, mga ka-cartox, tawiran ito ng mga tao. Kaya kapag nasa traffic lights intersection ka, make sure na hindi mo ito tatakpan o hindi ka hihinto dito. Dahil kawawa naman yung mga mahal nating pedestrians. Kailangan din ito para may matawiran din naman sila. And last but not the least, ito yung yellow box. Ito yung mga madalas natin makikita sa mga intersection, mga ka-cartox. Strictly speaking, dapat open yan palagi. Hindi ka pwedeng abutan ng stoplight yan, mga ka-cartox. So payong kaibigan lang. Kapag alam mong hindi ka pa kasya makatawid, stop ka muna kahit green light pa yung lane ninyo. Kasi nangyayari talaga yan, lalo na kung sobrang traffic dun sa kabilang side. Kapag pinilit mo, aabutan ka lang ng stoplight sa gitna ng yellow box. At maharangan mo rin yung mga nasa kabilang side naman kapag sila na yung go signal. So yun lang, ano, mga ka-cartox. So ayun na nga, mga ka-cartox, no? Yung ating 16 common road markings dito sa Pinas. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito at na-remind na rin ang bawat isa sa atin ng mga drivers sa meaning ng mga ito. Siyempre, gusto natin na safe tayo palagi. Kaya tatandaan natin ito, mga ka-cartox. Well, thank you for watching. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please hit that like button. At siyempre, kung di ka pa nakasubscribe, click mo na rin yung subscribe button at damay mo na rin yung notification bell para updated ka palagi, mga ka-cartox. So till our next videos, mga ka-cartox, ride safe and enjoy!